this video, I'll be taking you to Lake Mapanuepe and putting the Tigo 8 Pro to the test. Can it endure all the challenges that come with exploring this paradise? Well, we're about to find out. So if you've been wondering whether this vehicle is up to the task, you're in the right place, mga kalens. Sit back, relax, and join me on this exciting journey. What are you waiting for? Let's go on another Tigo 8 Pro adventure. Hello mga karems, what's up? Welcome back to our channel. A blessed day to everyone. It's Dance Remo again. And it's another Tigo 8 Pro Adventures to you guys. Okay, so hulaan nyo kung nasan ako ngayon. I'm here at Lake Mapanuepe mga karems. Another car camping for me and my family. So pwedeng marami sa inyo nagtatanong if kaya ba ng Tigo 8 Pro going to Lake Mapanuepe. So I'm here. So kayang-kaya. Walang kahirap-hirap. Watch this one mga karems. So as usual, sige, i-document natin yung ating mileage and then ang ating magiging actual fuel consumption. So it's early in the morning, it's around 3:43 a.m. mga karem. So I'll be traveling 3 hours and 29 minutes. So as usual, I set all my settings to zero, reset them to get my actual fuel consumption. So as you can see mga karem, so I have I'm sure if this is the full tank, pero at least full na yan, okay? Okay, let's go! Once we arrived at the town of San Marcelino, we wasted no time and met up with our guide, Kuya John Torres. If you are planning to explore Lake Mapanuepe, I highly recommend getting a guide. The terrain can be challenging, with soft sands that may cause your vehicle to get stuck. But with knowledgeable guide like Kuya John, you are in good hands. Plus, hiring a guide helps support our local seer, including our Aita brothers. In case you're interested, I'll be putting Kuya John's contact details and guide fee in the video description below. Yan, binibigyan na instruction ni Kuya yung misis ko. Diretso lang? Hindi ako magbe-break, Kuya? Hindi po. Huh? Hindi, momentum lang, ani. Huh? Kaya ko yun? Ikaw na lang! Oo, kaya mo yan. Kaya nga ikaw pinag-drive ko eh. Diretso lang. Huwag magbe-break ma. Again. Teka, nahulog yung ano ko. Yung, sige, sige, diretso, diretso. Teka lang ani, sakit lang. Yung mic ko. Ay, sira na. Wallet mo mukilip. Ang ani, lipat mo rito ani. Yung wallet mo. Malalaglag yung wallet mo ani. Lipat mo rito. Ayos!
panis. Panis sa aking misis. Grabe, galing na mag-drive ng misis ko. Kaya na yung mga ganito. Okay ka lang, Ani? Mm-mm. Ha? Hindi ka naman kinakabahan? Medyo. Medyo? Pero hindi naman nagwiwigil ang manubela. Oh, hindi nagwiwigil. Yung, oh, yung tunog lang. Yung tunog lang. So basically, tumutunog siya ani? Because dito kay, huh? Ano, kay... Yung tunog ng gulong lang nakaka, oh. Ano. Kasi dahil buhangin siya, kaya normal mga karems, mag-iskid talaga siya. Pero yes, yes. Nothing to worry. So, kapit pa rin naman, kahit all stuck lang tayo mga karems. Okay? Grabe, ang lubak. Lubak na daan ah. Parang wavy-wavy mga karems. Pero kaya-kaya naman itigo, kahit 4x2 lang. Pero mga ilang ano yun, siguro mga karems yung mga nadaanan namin natin, mga ilang ano, mga 5 siguro na mini river lang yung mga nakikita nyo. Pero yung mga succeeding na mga river, maliliit lang siya, para lang siya mga sapa mga karems. So I think any 4x2 kayang-kaya naman or basta elevated. Yung panahon ngayon mga karems medyo maganda, so yun, so hindi masyadong basa ano, mataas yung tubig, kaya kayang-kaya pa siya. Okay? Tuli para lang siyang ano, yung lubak, ay yung lubak tapos umulan, so nag-stack up ang water. Oh, yun, parang ganun, tama-tama yung description ni Isis. Oh, hindi naman siya ganun kalalim. Okay. Yan, so yan, marami na tayo mga karim, mas excited na kami. Huwag ilulubak yan. Bisog patakbo ng misis ko kahit na lubak, walang lubak-lubak. Anlialikabok si Tigo. Okay lang yan Tigo pag ano, paliliguan kita, huwag ka mag-alala. Mag-hotbat ka pagbalik. Ayan na yung lake. Ganda oh. Parang ano nga oh. Ito na kami. View niya lang, parang New Zealand. Ang ganda dito. Nandito kami ngayon mga karems. This is pa natin yan? Oo, dito. This is phase 2. Mga karems, this is dinakdakan ni Dance Remo. Wait, alin na Faith? Pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Panginoon, at kami nagkasama-sama muli, Panginoon, para po sa isang camping kasama ng pamilya. Simple lang ito, pero malaking bagay sa amin upang gumawa ng alaala, Lord, upang bigyan ng pahalaga ang iyong likha, Panginoon, kung gaano kaganda ang kalikasan. Salamat sa pagkain na sa aming harapan, Panginoon. Lord, I pray na you bless all the people na kailangan ng pagkain, Panginoon. Thank you for everything. We give you back the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen.
Ayan mga karems. So, early morning here at Lake Mapanuepe. Quick tour lang. Ayan. Here's our setup. Ayan. Sige po, sir. Sige po, Anay. Salamat po. This is my hammock. Relaxing the view. Diba? This is life. Sarap na view rito mga karebs, oh, di ba ganyan? Hamok-hamok lang, di ba? Nice, this is life. And this is our tigo. Yeah. So these are simple things in life mga karebs. You don't need to spend a lot of money to enjoy this. That finalized our trip to Mapanuepe. So here's our tigo. Very good talaga siya. Yun ako nag-enjoy. Kaway-kaway naman dyan, no? Enjoy ba kayo? Okay, kita naman yun. Look at that view, di ba? At Mapanuepe, di ba? Okay, kita. After a night of camping at Lake Mapanuepe, it's time to head back home. We had a great time and our Tigo 8 Pro proved to be highly reliable. I love camping here because they have cheap and reasonable camping fees. And Lake Mapanuepe has plenty of camping space, ensuring that you can have your own privacy during camping. We'll put the camping fees in the description below so you can plan your own trip. Of course, it's time to me to take the wheel going back to also experience the challenges of Lake Mapanuepe. After the thrilling drive, it's time for us to hit the road again and head back home. Okay mga karems, yan, nakakauwi ko lang ng bahay, medyo pagod. Okay, pero enjoy. So as usual, yan yung aking actual fuel consumption mga karems. Aking mileage from Laguna to Zambales is around 485.6 kilometers. And ang aking average fuel efficiency during the trip is around 8.3 liters per 100 kilometer. I can say mga karems with that fuel consumption is talaga napakaganda na. So economic na given na full load ako, then magka-camping mga karems kasama ako yung family. So sulit na sulit talaga mga karems. Okay yan, ganyan itsura ni Tigo after the Mapanuepe. Parang di ako sanay. Ang siya'y ganito karumi. Alam niyo naman yung mga karems, diba? Habi ko maglinis ng car, kaya nga black ang kinuha ko eh. Okay, pero sulit naman ang trip. Okay, so that's it mga karems. Sa Tigo 8 Pro talagang we're in good hands. So walang problema. So that's wrap up our Tigo 8 Pro adventures mga karems. So until next time, ingat po tayong lahat and God bless po.